At narating na rin natin ang Banawe Ifugao. Sobrang saya ko dahil hindi ko akalain na kaya naman pala talaga ng ating camper van na si Watod na umakit sa kabundukan ng Cordilleras. Isang senyales to na dadamihan pa natin ang ating mga adventures dito sa kabundukan ng Cordilleras. At dito sa boundary ng Banawe, ay nakilala natin si Catherine, ang barbecue girl ng Banawe Ifugao. Binibenta ba yan o ulam nyo? Binibenta po. Gusto kong bumili ng maliit na, ano nga ang tawag, isa siyang igorot. Pero bakit parang hindi? Yung parang nagbabantay ng rice, yung kulay itim na parang nakaupo. Yung maitim na kahoy na nakaupo. Parang ako, maitim. Tapos, naka ganun. Saka ganyan. Welcome back to another Van Life episode. December 31 ngayon. Sasalubong tayo ng bagong taon. Pero bago tayo tumuloy sa biyahe, so magre-ready lang muna kami ng mga ihahanda natin mamaya sa pagsalubong ng bagong taon. Not just your ordinary good girl. Ay, nakabalik na tayo sa ating hideout. Yan. Isa sa mga ihahanda namin mamayang gabi. Buko salad. Si Hannah nga pala. 16 years old pa lang si Hannah. Pero alam niyo ba, na napakadami niya ng alam na lutuing bahay. Kala mo hindi ako marunong magkudkod ng ganito, no? Dapat, gentle lang. Kasi pag binaon mo yan, kasama yung brown. Kita mo brown lahat, oh. Kalmado lang ang lahat sa paghahanda. Pagkain para mamayang gabi. Sabihin nyo kung gano'ng kasustansya to. Lahat ng katas ng pinya sa loob ng lata is nandito lahat sa sabaw. Sipag mag-edit ni Jello. Motovlogger! At habang nagre-ready ng buko salad, ang task ko naman ay magluto ng papaitan. Nakikialam talaga ako, no? Saan patapos na, no? Siyempre, para pagkatapos, gumawa. Evaporada pala to. Malagkit. Pinta ng ano magsisisi. Dahil papaitan to. Hindi na masyadong mapaito, bro. Alam mo kung bakit? Bakit kaya? Malayo tayo sa Pangasinan. Eh di ba sabi ni Gino, kapag palayo ng palayo o nagluto ng papaitan mula sa kung saan nag-originate ang papaitan, which is yun yung Pangasinan, pawala ng pawala yung pait. Napapalitan ng tamis. At ilalagay na natin ang apdo. Pagkatapos magluto, ay pinasyal ko ulit ang mga bata sa ilog. Ang kampana, maligo na tayo. Maligo ka, ha? Ko, maligo ko rin, ha? Para akong wala sa Pilipinas. Di ko niliguan to the last time na pumunta ako dito. Tumambay ako. Pagpasensyahan nyo na ako ng time na yun at medyo groggy ako. Masyado ako na kalma sa lugar. Meron kasing ganun, sobrang hype ko, ang hyper ko. Tapos kapag napupunta na ako sa mga lugar na kung saan kalmado na, parang nababangingi ako ng ganyan. Diba parang nagsasalita ako ng ganyan. I mean, sobrang kalmado lang ako, ganun. Pag kalmado si Boy, pimukhang bangingi. Maliligo lang ako. Yo, my man! Pwede tayo mag-overnight dito? No? Magano tayo ng tent? Sipin nyo yun? Tayo lang magka-camping dito. Kung may kasabayan man tayo, hindi ganun kadami. Yung mga familia Peralta, ayun na. Nag-enjoy na silang magligo-ligo doon. Ganyan na ganyan si Watod. Nakabukas yung ating roof tent dyan.
Pagkatapos ko maligo, ay pumunta muna ako sa maisan. Nag-pray. Ang gumawa ng design na to ay ito. Busy nagpapalipad ng drone. Baka mayroong mga gusto magpagawa ng stickers design, bro, ha? Oh yeah. Lagi tayo available dyan. Message lang kayo sa Yuma Men. Oo. Page sa Facebook. Bukas, eh, bantayan nyo kami. Pag, ano bukas? Sa kahit anong camping site, hindi talaga nawawala ng aso. Kaya meron talaga akong mga dilata sa loob ng camper van para sa kanila. Mmm, ang sarap! Oh, tingnan mo na. Yung ano muna, anong tawag sa mayor? Yung mayor muna. Pwede ka dito. Dito yung isa pa. Bukas, batayin nyo kami, ha? Uy! Uy! Sikreto na makuha natin ang loob para bantayan tayo bukas sa ating camping dito. Bro, tinataniman ko na. Para bukas, eh, bantayan tayo. Anong papangalim sa kanya, kuya? Si ano daw to? Si Bantot. Sabi niya, ano eh? Para tumabata ba ka, mukha kang wala kang kaano eh. Wala kang kakayahang ipagtanggol kami sa wakwak bukas eh. Yan ang magpapatay sa atin bukas. Ha! Ako'y mamimitas muna ng mga kalamansi. Kasi mag-iinuman daw sila dito mamaya. Parang gin yata ang treat nila tsaka kalamansi. Mas masarap to. Tayo ang pumitas sa puno eh. Hindi natin binili sa palengke. Ha? Buhay probinsya, di ba? Sarap, di ba? Hindi ko naman sa pinipilit kayo at iniimpluwensya. Pagdating ng tamang panahon, mas pipiliin nyo rin na mamuhay sa probinsya. Tuloy pa rin ang pagpapakulo ko sa papaitan. Mas matagal na pagpapakulo, mas malambot ang laman loob. Tita, pwede ko bang isama to sa camping-camping dito? Mabait sa amo, pero kapag kailangan na ipagtanggol ka niya, todas ka. Mabait eh. Tsaka hindi rin siya amoy aso, amoy dog. Ganon. Buhay probinsyang probinsya. Sa kubo na kami nakatira, naghahamok-hamok lang kami dito. Lahat ng mga niluluto namin, lutong kahoy talaga. Kaya masasarap ang aming mga pagkain. Pero basic-basic lang ng mga ulam ang niluluto namin. Lechon, kaldereta, lamb, malalaking mga hipon, lobsters, ganun lang. Yung mga gamit namin ng mga mahalaga, like na, ng mga gadgets, kung ano ba, eh, doon namin nilalagay. Tapos sirasara lang namin. Tapos kung kailangan mo manalamin, pwede mananalamin ka lang dyan. Ayan. Ano bro? Naghanap ako ng bagong pumuntahan. Ngayon. Ano sinasabi mo kahapon na parang gusto mo nang tumira dito? Oo, oh, totoo yan. Dito na ako dito. So talaga dito? Oo. Ay ko sa'yo eh. Pagkagising mo sa umaga, tahimik. Tapos magandang view yung makikita mo. Then, saribang hangin. At naitawid namin ang bagong taon ng tahimik at payapa lang. Mas pinili namin na hindi na mag-vlog kagabi. In-enjoy na lang namin yung pagsalubong ng bagong taon. Thank you nga pala kay John Pax sa mga kape na binigay niya sa akin. Thank you, bro. At sa pagpapatuloy ng ating biyahe kasama ang ating camper van na si Watod, kung malamig ang Nueva Vizcaya, aakyat tayo ngayon sa mas malamig pa. First time mong pumunta, bro, ng Ifugao? Oo, okay, kuya. Enjoy lang. Samahan mo, re-respakan ko lang na magandang alaala ulit ang Ifugao. So ngayon ay nasa Lamut, Ifugao na tayo. Mayroon pa tayong mga isang oras o kulang-kulang isang oras para marating yung Batad. Babalikan ko lang yun. Nakalapit ka na mismo sa rice terrace. Hindi po kaya. Alalay lang naman hanggang sa makarating ka ng Ifugao. Pero alam mo yung pinuntahan ko kahapon? Kasi may lakad ka kahapon, di ba? Oo. Iba yung sa akin. Alam mo kung gano'n siya katarik? Gano'n? Sa sobrang tarik, bro, marami akong gasolina. Umiilaw yung gas gauge ko. Kasi sobrang gano'n yan. Oo. Nag-empty ba? Nag-empty? Ngayon yung dahilan kung bakit ako babalik dito, gusto ko siyang palitan ng masayang experience. Tulad ikaw, kilala kita. Di
may mga lugar na parang ayaw mong balikan kasi may nangyaring hindi maganda, masakit. Ifugao ang Banawi, Ifugao ang pinakamasakit na lugar para sa akin. Ngayon babalikan ko siya, tatabunan ko ng masayang alaala. Kumbaga rest back ng happiness. Kung matagal mo na akong pinapanood, alam mo kung sino ang mga kasama ko at kung ano ang kwento ko dito sa Ifugao. Ito na yata yung lugar na sobrang sakit para sa akin. Pero deserve ko lahat yun. Deserve ko yun dahil sa kasama ng ugali ko noon. Ba't ka umiiyak? Napakaganda kasi. Napapaiyak na si Yumamin sa mga nakikita niya dito. Simula pa lang yan eh, kasi ngayon ka pala nagsisimula bumiyahe. Marami ka pang makikita ang mga gagandang lugar dito sa Pilipinas. Ngayon pala nagsisimula ka, kumbaga unti-unti lang, at huwag mong lilimitahan yung mga kaya mong gawin at gusto mong gawin in time. Kahit ipunin mo lang muna sa lahat, sa isipan mo yan. Basta ang importante, magtiwala ka na dadating ang panahon, lahat na nasa isipan mo magagawa. At narating na natin ang Lagawe. Dating kilala ang Lagawe bilang Bornay, isang munisipalidad sa lalawigan ng Ifugao. Gutom na rin kami sa biyahe, kaya huminto muna kami dito para bumili ng burger. Bibihira lang yung mga Angel's Angel's Burger, bro, dito, no? Oo, kuya. Ang nangingibabaw eh. Franks. Gusto mo ng corning joke? Kung saan nagsimula ang pangalang Lagawe? Saan? Kasi dati, may isang batang nakikita ang tatay niya. Na karpintero. Oo. Gusto niya tulong ang tatay niya. Mm-hmm. Inutusan siya na kunin yung lagare. Tatay niya. Oo. Dahil bulol yung bata. Sabi ng bata, "Tatay, saan ko po kukunin yung Lagawe?" Doon nagsimula ang pangalan Lagawe. Tuloy ang biyahe. Ilang kilometro na lang ay mararating na natin ang boundary ng Ifugao. Pero along the way ay nakita tayo ng mga first-timer sa daan. Porta, ano mga pangalan yung mga bro? Nathan, Duduan, sir. Nathan, nice yes. To meet you bro. Ikaw bro. Taga dito kayo? Yes, sir. Nakita lang kita dyan kaya sinundan lang kita. Nakita mo kami humugod ugod? Oo. Oh, bibigyan ko kayo ng sticker bro. Kaso yung sticker ko na pang van life, eh, naubos na. Pero may mga sticker pa naman ako dito nung ako'y isa pang motovlogger. Pero bibigyan ko na kayo dito. Thank you, sir. Bro, mayroon akong tanong sa inyo. Ano? Di ba malapit na yung Banawe Rice Terraces? Oo. Yung sa papuntang Batad, malapit na lang din ba yun? Medyo malayo pa yun, kaya ano. Pero parang bawal ngayon eh. Medyo bawal pa pumunta ng Batad. Pero, pwede tayo mag Banawe Rice Terraces, okay na yun. Di ba may ano yun kapag may patay bro, no? Nagluluto yun ang... Oo. Akala mo piyesta? Dati may pinagtanongan ako, akala ko talaga piyesta. Nagkamali ako ng tanong ko eh. Buti. Tanong-tanong na lang kami. Oo, no? Sir. Pag hindi pa pwede, edi huwag nang tamulay. O siya? Na-meet up na kita, sir. Nice meeting you bro, ha? Mag-ingat kayo. Yes, thank you, sir. Nice meeting Bye. You. Happy New Year. Happy New Year. Mag-ingat palagi bro sa pagbumotor, ha? Ganun din po sa'yo, sir. Oh, bro. Thank you. Yeah. Happy New Year sa inyo. At narating na rin natin ang Banawe Ifugao. Sobrang saya ko dahil hindi ko akalain na kaya naman pala talaga ng ating camper van na si Watod na umakit sa kabundukan ng Cordilleras. Isang senyales to na dadamihan pa natin ang ating mga adventures dito sa kabundukan ng Cordilleras. Pero bago tayo tumuloy sa ating pupuntahan, eh mag-stop over muna tayo dito sa boundary. Banawe na! Hello po. Magandang umaga. Bili tayo nga nga. Ay, may kaping barako po kayo dito. Yes. Di ba magkapi tayo? Yayain ko muna yung kasama ko po. Mamen! Dito, kapi muna tayo. Bro, kapi muna tayo. Wait lang, maglalakad-lakad muna ako. At dito sa boundary ng Banawe, ay nakilala natin si Catherine, ang barbecue girl ng Banawe Ifugao. Binibenta ba yan o ulam nyo? Binibenta po. Gusto kong bumili nung maliit na ano nga ang tawag, isa siyang igrot. Pero bakit parang hindi? Yung parang nagbabantay ng rice, yung kulay itim na parang nakaupo. Yung maitim na kahoy
na nakaupo. Parang ako, maitim. Tapos, naka ganun. Saan ganyan? Hindi ka taga dito, no? Hindi. Oh. Taga dito ako, pero hindi ako ano. Hindi ka taga Ifugao? Ay, taga Ifugao naman. Pero may lahi ka na, ano ba tawag sa mga taga Ifugao? Igorot, diba? May lahi, may sa dugo mo, wala? Opo, half-half. Ah, half ka? Oo. Oo, kasi parang malayo ang mukha mo sa mga taga Ifugao eh. Mukhang ang taga Makati. Ay, wow! Hindi mo masyadong mataba eh, no? O, sige. Ayun, basta apat, balikan ko. Pag-ikot-ikot muna ako dito. Hanggang sa meron na namang first timer na nakakita sa atin. Gusto niyo ba yung sticker ko? May sticker pa ako dun. O, sama na lang po kayo. Shout out kay Remoto. Ah, motovlogger? Nagmamotor ka? Start lang ako. Hello po. Small vlog. Nanonood kayo sa akin? Opo. Ano namang feeling na magkakasama tayo ngayon? Oh, ang ganda. Artista. Kayo ang artista ngayon sa vlog ko. Hello. Ito, bigyan ko na kayo ng madami-dami para at least ibigay nyo sa mga kaibigan nyo. Mga kaibigan dyan. Meron akong sticker. Shout out. Thank you. Nice meeting you po ah. Saan ba ang biyahe ninyo ngayon? Manawi lang. Taga dito ba kayo o nag-date lang kayo? Honeymoon? Hindi. Hindi pa. Hindi pa. Pan lang. Pag nagkaya na kayo, kunin mo ko ninong ha. Opo. Sige, ingat. Sige ba? Nahanap ko na yung kung ano yung gusto kong bilhin na remembrance dito sa Ifugao. Bulol din po to. Oo, pero yan yung nagpa-pound ng rice. Nagaling sa rice terraces po. Ah, siya kumbaga from pag-aani. Oo. Siya yung taga... Bay. Pounding. Nagbabayo. Bumabayo nung ano. Opo. Para gawing kanin. Opo. Tapos yung yan. Para. Ito yung bantay. Opo, yan. Pero pareho silang bulol ang tawag. Opo. Ano kayong pipiliin ko sa dalawa? Para mas ano to? Maganda yan. Mas maganda to kasi nagsisimbolize din sa akin. Kasi feeling ko hindi siya mainipin eh. Eh hindi ako mainipin. So ito na lang ang aking bibilin muna. Saka na to. Opo. Bulol. Bantay ng... Hindi nga siya purong igurot. Hindi niya alam yung bulol eh. Tapos yung suka, buhusan ka na lang. Oh, hawak na lang. Vlogger eh, hawak-hawak lagi yung camera. Okay na yan. Bantay na lang. Ano pangalan niyo po? Catherine. Catherine. Oh, thank you po Miss Catherine ha. Nice meeting you. Okay. Isa na namang first timer ang nakakita ulit sa atin. Sige. Picture tayo. Anong pangalan mo bro? Melchizedek Damit Obro. Melchizedek Damit Obro. Yeah! Ako nga pala si Maclean Junig si Sikasa sa Mugit. Yeah! Napakahaba ng pangalan ko, no? Nice meeting you, bro. Magpicture tayo tsaka bigyan natin sticker. May sticker opo na, bro? Yes! Ako wala na ako sticker. Wala na, ubus na. Bibigyan natin sticker. Yes! Yes! Kayang-kaya talaga ni Friwago. Kaya naman. Big. Kaya, di ba, bro, no? Basic. Hindi ko ina-expect na dito sa Ifugao, dito sa Nueva Vizcaya, may mga nakakilala pala sa atin at nanonood sa atin. Dagdag dahilan para mag-effort ka. Mag-effort ako kung tama ate yung sinabi mo, mag-effort ako na mag-spend ako ng time. Mag-vlog pa, tama, dito sa Ifugao at siguro hindi lang sa Ifugao, basta ditong area, no? Yeah. Unlimited. Kaya sa lahat mga taga Ifugao na sumusuporta kay Boy First Time, maraming salamat po. Oh, tapi-tapi mo sa akin. Ah, ano to? Tapos tapi-tapi mo din sa'yo. Ah, bakit? Papaswerte yan. Ah, ang ganon. Hindi, joke. Swertein natin lahat. Swertein ang inyong tindahan. Oo, at saka kayo, swertein naman kayong mag-blablan. Oo, para pagbalik namin dito, malaking-malaki na to. Sana. Apo. Claim yun ha, huwag sana. Ah, okay. Oo. Deal natin yan ha, pagbalik ko. Marami ako ate na dinaan ng maliliit na tindahan. Sabi ko, pagbalik ko dito, malaki na kayo. Lumalaki ka. O, sige. Ang tunog ka. Alam mo na ang tawag dito? Ano ba yun? Tiyembe. Tiyembe. Lupang uhaw sa pag-ibig. Hindi ko alam yun yung katana eh. Hindi mo alam yun. Ang tawag dito is Diembe. Pero meron pa silang tinatawag talaga dito sa lokal na
mga taga Ifugao o dito sa Ifugao. Hindi lang matandaan kanila ni ate. Sabi ko, i-google ko na lang. Ginawa ko na ang lahat para i-google para malaman kung ano ba talaga ang tamang tawag ng mga lokal sa djembe. Pero ang tawag talaga dito is tribal drum. Gawa ito sa kahoy na may mga ukit na inukit talaga ng mga iguro. Iba-ibang sizes to bro. Ito yung pinakamaliit. At yung puti rin na pinapalo-palo ko, eh galing yan sa balat ng baka o kalabaw. Meron na naman akong bagong artifact dito sa loob ni Watod. So, pumunta tayo, tumutug-tug-tug tayo, di ba? Tumatambay-tambay tayo sa mga campsite kung saan tayo mapunta. Magkatuwaan tayo, magkantaan tayo, magaling kang mag-gitara. Oo. Ito, nakahawak ko. Bayan ng Ifugao, may dalawang naliligaw, ang gasolina umupula, gasolinahan, nasaan ka na? May mga mini falls din. At habang binabaybay ang natitirang kilometrahe bago natin marating ang Banawe Rice Terraces, meron na naman tayo isang first timer na nakita sa pangalawang pagkakataon. Ikaw yung... Wait lang, wow! Sinabi mo eh. Badges bro, gusto mong puntahan natin? Pwede. Ay, sarado ko. Ay, sarado ko, bukas. Asya, ibigyan ko kayo ng madami para... Ibigay mo rin sa mga... Bibisitahin ko rin si Norris dyan, siguro baka bukas. Ingat, salamat! Kaya! Ingat, ingat! Salamat, salamat! Thank you bro, bibisita kami dyan. Sige, ingat! Salamat, salamat! Ingat bro! Thank you ulit! Thank you bro! Kasama niya si Jawo. Kami nila Jawo, nag-North Loop kami nung masarap yung paresan niya dyan. Tuloy na tayo sa biyahe. Isang karangalan at kinakataba ng aming puso, ng aking puso na makita kayo at ako'y namamanga. Ako'y namamanga talaga. Hindi na overwhelmed ako kasi ngayon lang ako, nakailang beses na ako dumaan ng or pumunta ng Ifugao. Yung dati na pag napupunta ako dito is parang yung tipong hindi naman sa porket vlogger ka ay nag-expect ka ng merong makikilala sa iyo, babati sa iyo, pero syempre maunang panahon pa naman yun. Pero ngayon, 'di ba, yung feeling na sinusundan ka dito kahit paano may nakakilala na sa iyo dito sa kabundukan ng Ifugao. At hindi lang dayo, ha? Bro, hindi dayo ng Ifugao. Mga lokal. Mga lokal ng Ifugao talaga yung nakakasalabuhan natin, bumabati sa atin. Naalala ko tuloy yung sinabi kanina ni nanay sa tindahan. Nasabi niya na kaya dapat, sabi niya, mag-ikot ka pa dito. Damihan mo yung vlogs mo dito sa Ifugao. Game ka? Game? Buti na lang meron akong daladalang double-sided tape palagi. May 3M ko yan. Oo. Kompleto lahat dito eh. Isip ko rin isang bagay. Allen wrench. Meron. Lahat nandito. O dito ko ilalagay. Para isang paalala sa akin na habaan ko ang aking pasensya. Dahil ito ay napakahaba ng pasensya nito. Ang taong tagapantay na ito ng palayan. Ito ka tayo, gigit na. Gigit ka ba? Tumikit bro! Yan. Simula sa araw na to, kasama na kita sa aking mga biyahe. Banawe Rice Terraces. Kamusta ka na? O dapat yata ikaw ang mga musta sa akin. Naalala ko. The last time na nandito ako, durug na durug at umiiyak ako sa harapan itong kagandahan ng taglay ng lugar mo. Inabot pa ako ng 4 na taon bago kita balikan. Gusto kong magpasalamat sa lahat ng aral na binigay mo sa akin. Buo na ako ngayon. Marunong na ako magpaalaga ng tao. Hindi na rin ako nananakit ng damdamin ng iba. Marunong na rin ako magpaalaga. Ngayon bumalik ako dito sa napakapayapang lugar mo para ipakilala sa iyo ang bagong boy first time na nagbago na. Na hindi na ako tulad ng dati.
nung merong kakalmahan at kapayapaan itong lugar mo, ay ganoon na rin kapayapa at kalmado ang boy first time na kalala mo noon. Sagada po kayo? Hindi bro, hanggang dito lang. Pupunta sana kami ng Batad. Ay, Batad. Ay kaso, sarado daw. Ay, may maraming view text dito. Dito tayo sa Dayanara. Hayaan ko siyang mag-ikot-ikot dito sa Banawe Rice Terraces. Ako, ilang beses naman ako napunta dito. Ako, magkakapi-kapi na lang muna dito habang inaantay ko siya. Marami na rin nagbago sa lugar na to the last time na pumunta ako dito. Meron na mga makakainan. Dumami na rin ang bilihan ng mga souvenirs. Ngayon, nasa inyo na lang yun kung paano nyo iayakapin ang lugar kapag nandito kayo. Ang importante, ma-enjoy nyo yung kalikasan, ma-enjoy nyo yung lamig, at higit sa lahat, ay makapagpahinga kayo. Tatanggal mo na ako ng jacket. Hindi naman na masyadong kalamigan. At kahit na mataas tayo, kahit tirik ang araw, ay medyo mainit. Mainit ang araw, pero yung simoy ng hangin, napakalamig. Feeling nga namin dalawa ni Yomamen, nakalangang kami ng cold virus. Bumabara yung mga ilong namin, nagagasgas yung lalamunan namin para kaming lalagnatin. Pero ilang beses naman nangyari sa akin yung ganito. Pag napupunta ako ng malalamig na lugar, eh, madalas kong na-experience ng ganyan. Tsaka hindi naman ako kinakabahan sa ganyan. Normal niya sa mga bagong dayo sa mga malalamig na lugar, especially talaga sa mga highlands. Expect niyo yan, like 70% ang mga pumupunta at nagtatagal dito sa kabundukan, sa highlands kung tawagin, eh nagkakaroon ng ganyang klaseng experience. Kawawala naman. Hindi yan COVID. Normal yan. Nasa Banawe ka, ifugaw, nagkakapi ka, tapos yung kape mo, eh kape galing Vietnam. Sarap. Lasang malolos. Hindi pa nagtatapos ang biyahe natin dito sa Ifugao. Ganun din sa Nueva Vizcaya. Napakalaki ng cordilleras at nagsisimula pa lang tayo. I was born to be, if you can live with that.